Sino nagbigay sa'yo karapatan para sisantayin mga tao? Tinutulungan lang kita. Walang aalis na kokobela. Maliban sa'yo. Kapag tinanggap ko yung offer ni Tito Hernan, may trabaho nga ang mga empleyado. Pero ang daming komplikasyon. Kayang-kaya mo yan. Fight, fight, fight. Namiss ko ko yung pagsabi niyo sa akin yan. Pareho lang naman tayo, walang nanay. Hindi magiging madali yan, Jenjen. Wala na po talaga si nanay. Hindi ko na po talaga siya makikita. Sila ngayon, ako na ang hahalik at yayakap sa'yo. Nanay mo na rin ako. Tumawag ka ba dahil sa offer ko sa'yo? Papayag ho ako na magtrabaho sa inyo ang mga tagamutya. Pero hindi ko ho tinatanggap ang posisyon na ino-offer nyo sa'kin bilang president at general manager. Kailangan ka namin, Mayumi. Hayaan mo na magtulungan din kita. Dad, anong ginagawa niya dito? Nandito ako para kamustahin ang mga empleyado ko. Dito na kasi sila sa Cocobela. Eh, ikaw, bisita ka na lang din dito. Wala kang karapatan alipustahin ang mga empleyado dito. Saan sa'yo mag-usap? Dad, ano ba? Bakit basang-basa ka? Ano nangyari, ha? Si Alegris po kasi binuhusan ako. Ano? Mama Luisa, bakit ko naman siya babuhusan ng tubig? Ano kung pagpapahiya mo sa akin? Gawin ko muna ito sa sarili mo, Isabel. Alam ko maraming beses ako nag-fail. Hayaan mo naman akong tumulong kahit sa pag-turnover lang, Dad, please. Si Barbie Lopez. Scholar mo siya dati, Dad, eh. Nag-resign na siya sa Beauty Looks Incorporated. Pwede mo siyang ipalit sa akin. Pati nanggap mo na yung pagiging president. Eh di sana, all eyes ka doon. Tapos napoprotektahan mo pa sila. Max, kakayanin ko ba yun? Baka ito na yung matagal na pagkakataon na hinihintay mo na matapatan mo si Isabella. Tapos mabantay mo bawat galaw niya. Get ready, Hernan. Daphne is back. At wala nang Luisa pang makakadlang sa ating dalawa. I don't know, Belle. The offer's really tempting, but I left my previous job para hanapin ko yung sarili ko. Konting payback naman dahil naging scholar ka niya before. Tinisingil mo ba ako sa utang na loob ko kay Tito Hernan or sa utang na loob ko sa'yo? Belle, you haven't changed one bit. Sobrang perfect ka dito. Kailangan ko ng someone like you. At hindi pwede kung sino-sino pipitsugin lang. I'll think about it and I'll let you know. Thank you, thank you. Alam mo, sobrang matutuwa si Daddy sa isasagot mo sa kanya. Deal? Sir Hernan, may naghahanap po sa inyo sa labas. Mapasukin mo. Pasok po. Hi, Hernan. Daphne, anong ginagawa mo dito? Oh, kumusta? And to make amends. Hernan, I'm really so sorry for everything. Pwede ba, Daphne, umalis ka na dito? Lumayan ka! Ouch! Hernan, don't be rough on me. Please let me explain. Daphne! Lumayas ka na! Baka ano ba magawa ko? Ba, tumawag ka sa security! Okay po. No, no. I'm not security. Leaving until you hear me out. Please hear me out. Let me explain. Hernan, Daphne, kung ayaw mo makalat, God, umalis ka na! God! Hernan, don't do this to me. Please, just hear me out. I just want to explain. Ilabas nyo sa compound! Mayuna! No! I'm sorry! Umalis ka, Daphne! No, Hernan! Hernan, please, don't do this to me! Ouch! Let me go! Let me go! Ow! Ouch! Ouch! Akalain mo dito pa tayo nagkita, no? Kamusta naman ang view dyan sa baba, Daphne? Leche ka, Mayumi. Kung leche ako, tae ka. Muntik pa nga kita maapakan kanina eh. Oh dear, wait ka lang at pabangon pa lang ako. Mas mataas ang stilatos ko, pang-apa ko sa'yo. Lalo na ngayon, balitang-balita na abo na ang mutya. Just like your mother's dead body. Nananahimik ko ng nanay ko ah. Huwag mo siyang idamay dito. Baka bigla siyang bumangon at ilagay ka niya sa hukay. You're so funny. Feeling palaban, pero talo na naman. Dinidescribe mo ba sarili mo? Sino ba ang kinaladkad palabas dito? Mga kuya, pasensya na kayo ah. Hindi ko na kayo istorbohin. Pakilabas naman ang basurang nakasteletos na to sa building na to. Please lang. Let me go! Ouch! Ouch! Oh, Luisa, naglilinis ka pa rin ba?
Baka naman pati dumi ng dumi, nililinis mo na rin. Eh, wala na kasi akong magawa dito sa bahay. Naiinip ka ba dito? Ay, no, eksakto. Namili ako ng ingredients ng recipe mo ng adobo. Ulutuin mo na, namimiss ko ng adobo mo. Adobo? Mapapatikin ko na ng specialty ko kanagri sa Jen. Ganito yung timpla ng nanay ko. Ang sa pambihira. Baka tinatad na atay ang dinadagdag niya. Ako kasi liver spread eh. Alam mo, namiss ko to. Namiss ko lahat ang nangyari ngayong araw na to. Lalo na itong adobo na to. Sus, pambihira. Naalala ko talaga nung simple lang ang buhay kasama nanay ko. Mahirap pero masaya. At higit sa lahat, masarap na adobo. Luisa, okay ka lang ba? Wala. Ano kasi, may kilala lang akong mas namimiss ang adobo ko. Ayaw nga pala. Paborito din niya ni Hernan. Pasensya ka na, ha? Ipinaalala ko pa sa'yo. Hindi. Ayos lang yun, Ate Baby. Talagang namimiss ko lang talaga si Hernan. Buti nga, nakikita ko siya sa pagbisita niya kay Mayumi. Hindi nga lang niya alam na buhay pa ako. Hindi niya alam na gusto ko na siyang makasama. Ouch! You're hurting me! Bitawan mo ako! Bitawan! Ouch! Ouch! Huwag ka nang babalik. Kami malilintikan sa'yo. No hair! What are you looking at? Ouch! Goodness! Pick up the phone! Hello? Isabelle! Ang daddy mo, pinakalagkad ako palabas ng Coco Bella! Tita Daphne, hindi mo dapat ginagulat si daddy. Dapat nag-text ka muna sa kanya. Give him time. Give time? I don't have time to rest, Isabelle. Kung kailangan ko magmukhang parang asong ulol kay Hernan para lang mahulog ulit ang loob niya sa akin, gagawin ko! Where are you? Galing ako ng yoga, pero pabalik na rin ako ng Coco Bella para malaman kung anong nangyari sa meeting ni Barbie at ni daddy. Well, kasama rin ba sa meeting si Mayumi? Nandito siya sa Coco Bella. Ano? Anong ginagawa niya dyan? Bakit siya nandyan? Ew! Grace! Ma! Saan ka pupunta? Minamarinig ko yung adobo. Matatapos na ako doon. Dadaan lang po sana ako saglit sa simbahan. Nako! Baka mawala ka. Kung samahan na lang kaya kita. May alam akong simbahan. Di ba ma, hindi pa po kayo pwede lumabas? Okay lang naman siguro kung magsisimba. May alam akong malapit na simbahan. Doon kami lagi nagsisimba ng Hernan. Mama Luisa, paano pag nagkita kayo ng asawa niyo doon? Gusto niyo po ba talaga siya makita? Mula kasi nung bumisita siya dito, lalo akong nasasabik na makita niya ako. Kitang-kita ko kasi ang lungkot sa mata niya. Baka sumaya siya pag nakita niya ako. Kahit hindi pwede, sabi ni Mayumi. Sige na, Grace. Mag-iingat naman ako eh. Sige po. Pero ngayon lang to, Mama Luisa, ha? Tsaka kung gusto niyo talaga makita yung asawa niyo, edi puntahan na lang natin siya sa bahay nila. Mapagkakatiwalaan naman po natin si Sir Hernan, diba? Mama Luisa, secret lang natin to, ha? Salamat, anak. Salamat. Teka, suot niyo na lang po muna to. Makikita ko na ulit si Hernan. Si Luisa,
Francis? Aalis ba kayo? Saan kayo pupunta? You are just a maid. Papasukin mo ko. Bawal po, Mami! Anong bawal? Papasukin mo ko! Ano? Hernan and Isabelle are expecting me, ha? Huh? Bakit ba ayaw mo niwala sa akin? Papasukin mo ko sa amin! Po! Oh my God! Stop me! Anong ginagawa mo dito? Pwede ba? Umalis ka na! No, Hernan. I won't stop until you forgive me. Please. Please, Hernan. You have to give me a chance para ipakita ko sa inyo na nagbago na ako. Pwede ba? Kahit mabawalan sana ka, criminal pa rin ang tingin ko sa'yo. Alam ko ginawa mo kay Luisa. Hernan, gagawin ko ang lahat ng gusto mo para lang mapatawad mo lahat ng pagkakamali ko sa'yo, Hernan, please. Pwede ba, darling? Ay, gawin mo! Umalis ka na dito! Huwag ka na babalik sa mamamahay ko at sa buhay ko! No! 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 Ano ba? Ano ba? Bakit ba ang sarado mo? You have nothing to lose, Hernan! Bakit? Sino bang umpigan sa'yo bata patawarin ako, ha? Si Luisa ba? Kalimutan mo na siya! Matagal na siyang patay! Hindi ko makakalimutan na isa ka sa sumira sa buhay ni Luis bago siya matay. Hindi ang kahantong dito kung hindi mo kami sinilaan. Kung hindi mo siya kinidap. Kung hindi mo siya lalong pinaliw. I'm sorry for saying those things. Please, Mami, I've proven that. Pwede ka niyo! Umalis ka na! No, please. Stop it! Hernan, you're hurting me. Kung kung mo nito sa sarili mo! Pwede ka! Umalis ka na! Ala, nawala na po siya ng malay! At anong ginagawa mo dito? You have nothing to worry about, Isabel. Kinakamusta ko lang yung mga tao ko sa mutya. Don't tell me, babawiin mo yung tineklaim mo. Wala akong binabawi. Isa lang ang sinisiguro ko na wala kang gagawin masama sa mga tao ko. Siguraduhin mo lang na hindi ka aapak sa Coco Bella. Dahil kapag nagbago ang isip mo ni isang sa'yo, I'm dead. Ano? Anong gagawin mo? Papakidlam po ako? Ipapahipnotize? O baka naman ang latest track record mo? Ang magsunog. Isabel, ano bang nagawa mo na hindi ko pa alam? Grabe ka naman mag-compile ng mga bintang mo sa akin. Don't tell me nag-plot ka ng revenge mo dahil sa mga conspiracy theory mo. Eh wala ka namang mailabas na ebidensya. Wala pa. Kaya mag-ingat ka, Isabel. Sabi nila, what goes around comes around. Lalabas din ang katotohanan laban sa kademonyohan mo. Mainit-init pa. Nakakapasok. Lumalagablab. And what the heck are you trying to say? Pinagbabantaan mo ba ako? Wala ko sinasabi, Isabel. Walang masamang mangyayari sa'yo, okay? See you around. Excuse me. Sir, hindi na po siya gumagalaw. Hindi.
sa ospital. Bakito? I-driving van. Yan ang gamitin mo. Eh, sir, hindi na po ba kayo sasama? Hindi na. Pansusunodin ko na lang si Maylis sa ospital. Wala akong panahon sa mga babae katulad niya. Ay, okay na? Bitawan mo ko. Ang bilis, ha? Oh, ano pang tinitingin nyo? Dadalhin nyo ba ako sa ospital o hindi? Tara na. I'm still injured, you know? Huwag ka na magalit, Francis. Kumain ka na lang. Tita, hindi naman ako nagagalit sa inyo, pero alam niyo naman kung gaano'ng delikado kung malaman ng mga tao na buhay kayo ngayon. Kung nakita mo lang talaga yung kakapalan ng mukha ng Mayumi na yan, anong akala niya porkit yung mga kampo niya nasa Cocobella, pwede na siya maglabas-pasok dun sa building ko? At nagtitreaten pa siya about karma. Pwede ba huwag nga siya maging feeling close dun sa karma? Dahil kakampi ko yung karma. Eh, ako nakakampi mo, Isabelle. Hindi mo malang ba ako kukumustahin? Tita, nakausap ko yung ER doctor mo. Ang sabi, okay ka na, pwede ka na ma-discharge. Bakit pa kasi ayaw mo pang umalis dito? Nagpaparan pa ako ng mga iba't ibang test. Eh, galos at pasalang naman yung meron ka eh. Ang sabi ng doctor mo, okay naman daw yung x-ray mo. Eh, bakit ba? Eh, si Hernan, hindi pa ba siya bibisita? Wala man lang ba siya na kwento sa'yo? He's not even gonna ask kung anong kondisyon ko. Wala naman siyang sinabi. Baka naman kasi obvious na nag-iinerte ka lang. Tita, kung gusto mo talaga mapansin ka ni Daddy, magpasagasa ka kaya. Or kahit anong malala. Hindi yung galos at pasalang. Pero ma'am, mag-ingat po tayo sa mga sugat at pasa na yan. Hello? Eh, bakit ka nakikinig sa usapan? Eh, hindi po ma'am. May pasyente po kami dito dati na wala na po ng malay. Pero paglabas po ng mga test, may malubang sakit na po pala. What? Ang OA mo? Or, on second thought, are you thinking what I'm thinking, Isabelle? Eh, kaya ko naman ang sarili ko, eh. Tsaka kasama ko naman si Grace. Grace, isa ka pa. Sinabihin ka na pala ni Mayumi, eh kinukonsyente mo pa si tita. Kaya naman ang magdesisyon ni Mama Luisa para sa sarili niya. Teka lang. Tsaka, siyempre, mas gugustuhin niyang lumabas kung parang kinukulong niyo siya dito. Kung itrato niyo naman kasi siya, parang kaedad niya si Jinjin eh. Grace, naiintindihan mo ba yung sitwasyon ng taong tinatawag mong mama? Eh, ikaw ba? Ba't ka ba kasi nandito? Tama na. Francis, walang kasalanan si Grace. Hindi ko siya dapat pinilit at samahan ako. Huwag ka sa kanya magalit. Tita, sa ngayon, hindi pa dapat malaman ni Sir Hernan na nandito kayo. Ngayon na malaya si Daphne, siguradong naglalapit yun kay Sir Hernan para makipag-ayos. Yun nga kinakatakot ko eh. Na umaaligid din naman si Daphne kay Hernan. Dad, may tumawag sa akin ng ospital. Naka-admit daw dun si Tita Daphne. Ano? Nasa ospital pa din siya? Ang sabi sa akin ni Maylin, sugat at pasalang meron siya. Bakit hindi pa siya nadi-discharge? At anong ginagawa mo sa ospital? Ano kasi Dad, kawawa naman kasi siya, walang bumibisita sa kanya. Kaya napilitan ako to check on her. I think you should visit her too. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa kanya. Dad, alam mo, ganyan din yung naging reaction ko kanina. But I think something is wrong with Tita Daphne. Kasi dapat pa-discharge na siya, tapos biglang sobrang sumakit yung ulo niya, tapos nagsususuka siya, tapos nahimatay pa nga siya eh. Dad, kawawa naman siya. What do you mean, Isabel? Sugat lang ang meron si Daphne.
I don't know yet, Dad. Pero ang sabi kasi nung doktor, marami daw ginawang mga test sa kanya. Tapos, baka daw kasi may malubhang sakit si Tita Daphne. Hindi ko pa alam, pero nagbago yung mukha niya nung nalaman niya meron kang malubhang sakit. Paano iba? Nakutuwa? Na-concerned ba siya? Hindi pa ako sure eh. But I think you're finally getting his attention with your fake sickness. Kung ano man yun. Kailangan mo lang mag-research ng sakit. Ano bang sinabi mo? Ang sabi ko lang naman, nagsususoka ka at nahilo. Yun pa lang. Well, that's a good start. Okay. I'll do my own research at magtatanong-tanong din ako dito. Dahil kapag naawa na sa akin si Hernan, mapapatawad niya na ako. Saka ko na siya makukuha ulit. Back into my arms. May babalik na natin ang mga gusto natin. And I'll have my Coco Bella back in my arms in no time. Tama naman si Mayumi at saka si Francis. Hindi pa napapanahon para magkita kayo na Hernan. Tsaka kailangan lumayo-layo dyan sa Isabel. Mas tahimik pag ganun. Francis? Mayumi. Pauwi na ako. Kinamusta ko lang si Tita Luisa. Ingat ka. Ingat rin. Anak, akala ko kasama si Sasha. Saan ka nagaling? Sa Coco Line office ho. Nakalayan mo ba nakita ko kanina si Daphne? Hmm? Ang kapal talaga ng mukha niya pumunta dun sa opisina. Buti na lang, kinalatkat siya ng mga guards palabas. Bakit siya nagpakita kay Hernan? Aakitin naman yung asawa ko, ganun ba? Ay, huwag kang mag-alala. Kahit na gawin niya yun, wala siyang mapapala. Sana na. Ay, darating din ang panahon na malalaman ni Tito Hernan na buhay kayo. Pero kahit na ang alam niya sa ngayon ipatay kayo, hindi na makakabalik si Daphne sa buhay niya. Kung meron mang babalik, baka ako na yun. Anong ibig mong sabihin? Kaya ka ba bumalik sa Coco Line office? Para tanggapin ang alok ni Hernan? Guys, I need to prepare na dahil ako mag-i-intro ng bago nating president. Yes, ma'am. Okay. Sabel. Dad! Ang aga mo ata. Gusto ko lang kasi mag-final checking before the event starts. Masyado ka naman atang hands-on. Eh, kakatapos lang ng speech therapy mo, baka ma-stress ang dila mo sa kakausap sa mga staff natin. Okay lang yan. Kala ko ba hindi ka pupunta? Dad, I wouldn't miss this for the world. Kailangan ko magawa ang final walk and speech ko. Hindi na kailangan, Isabel. Dad, kailangan ng mga press at ng mga supporters natin ng closure at transition. Sport naman ako. Willing ako magpasa ng corona sa bago nating president and general manager. And hindi naman tayo nagkamali ng pagpili ng bagong leader ng Coco Bella. Right? Hindi nga. We made the right choice. Box? Saan ka pupunta? Ano man tong problema ang ginawa mo? Bakit niyo ko tinataydor? Ako pa talaga? Ako pa na nagbibigay sa inyo ng trabaho? Bakit kayo mag-asama ni Isabel? Kung si Isabel talaga yung mastermind na kaguluhan ito,
Tulungan mo kami ni Mayumi para ipakulong na natin dyan. I'm so happy na nandito ka. Well, attending this relaunch is the least I can do. Ano sinasabi mo? Anong nangyayari? The new president and general manager of Coco Bella, ang mutya ng kagandahan herself, Miss Mayumi De La Rosa.